Hello po, welcome to my channel. Sa araw na to, nagluto po ako ng isda na may century egg at gulay. Papamagi ko lang po sa inyo kung paano ko po ito niloto. Kaya tara, samahan niyo po ako at mag-intro muna tayo. So, ayan po, piniprito ko na po yung isda. Tinakpan ko po kasi tumatalsik siya. So, ano po, yung isda na niluluto ko po ngayon ay tulingan. So, ayan, ibang luto naman sa tulingan. Kasi, kumili kasi yung amo ko ng malaking tulingan. So, ayan, halos isang linggo na tulingan yung aming ulam. Kaso, syempre, iba't iba ang luto. Pero isang isda na isang klaseng isda, parang ganun. So, ayan. Ngayon naman, try natin na lutuin yung isda with century egg. So, ayan. Kung ano-ano na lang naisip na gawin sa isda. So, ayan po. Hintay lang po natin ito na maluto. So, ayan. Piniprito ko po muna yung isda. At hindi ko na po hinati-hati. Tama na po yun. Gaya na po yan. So, yan po. Piprito ko po muna yung isda para hindi po yan, balansa. So, yan. Pagkatapos ko po itong lulutuin, itatabi po. Itatabi ko po at gagawa po ako ng sauce. Di ba masyadong luto yung kabila? Kaya, hintayin lang muna natin na maluto ito. So, ayan. Okay na yung ating isda. Yan, tatabi ko po muna ito at tugasan ko po muna yung aking pinagprituhan. Ay, hindi na po ako hindi ko na po pinugasan. So, dito na lang ako nagdirekta na pan. Sayang daw yung mantika, sabi ni Lola. So, yan po, naglagay na po ako ng luya. At sinunod na rin po nilagay yung bawang. At yan, naglagyan na rin po ako ng pampagana ng sili. At dahon ng sibuyas. Yan po yung ating century egg. Gigisa lang po muna natin ito. At maglalagay na po ako dito ng oyster sauce. Maglagay na rin po ako ng soy sauce at marine. At paminta. Ngayon naman, tubig na mainit ang aking nilagay. So, ayan po. Luhalin ko lang ito at ilalagay ko na po dito sa ibabaw yung isda. So, ayan po, maglalagay po muna ako ng Chinese wine.
Yan po, tikman lang po natin ito. Pag okay na, tsaka natin lagyan yung isda. So, yan po, naglagay lang po ako yung maghalong sibuyas at bawang na nagisa na. Kasi nga po pala, hindi ko nilalagay yung dito isda. Bali, ipapatong ko lang. Iaano ko lang po ito sa ibabaw. So, ito na po yung ating isda. Dati-dati, sinasabay kong pinapakaluan doon. So, ngayon naman, subukan natin na hindi isali yung isda. Kasi luto na rin po yung ating isda. Kaya, ilalagay lang po natin sa ibabaw yung sauce na ginawa natin. Yan. Yan o. Ganyan lang. Kadali at kasimple yung ating isda. So, ganyan lang po. Napakadali po yan. At syempre, maglalagay po tayo dito ng spring onion. Itawan ng sibuyas sa ibabaw para lalong sumarap at hindi lang sumarap, gumanda pa ang itsura niya. So, ayan. Ito na po yung ating isda. Yan. So, ayan po. Itatabi po muna natin ito at magluluto pa tayo ng gulay. So, ayan. Papamagi ko rin po sa inyo kung paano ko po niluto yung gulay. Kaya samahan niyo po ako at isa na po natin na magluto ng gulay. So, ayan po. Ang unahin ko pong ilalagay dito ay yung aking pangsahog. Ito po yung aking sinahog. Halo-haloin ko lang ito at lutuin lang saglit. Kasi luto naman na ito. Kumbaga, na lang, ipapainit lang. So, yan po. Habang inintay po natin ito na piniprito. Prito po muna natin ito. Pero sabi ko nga kanina, luto na rin po ito. So, ayan. Pero gusto natin pag-browning pa yung ating pang sahog. At ngayon naman, maglalagay na po ako dito ng bawang. Halo-haloin lang ito at maya-maya maglalagay na rin po ako dito ng sibuyas. Maraming sibuyas para lalong masarap. So, yan po, naglagay na po ako ng young corn. So, yan po, para lalong makulay yung ating gulay, maglalagay po tayo dito ng green peas. Yan, maglalagay na po tayo ng repolyo. Ayan po, gigisa-gisain po muna natin ito ng mabuti. Ayan po.
Yan, naglagay na po ako ng pampalasa. Kaya nagbigay na rin po ako ng tubig na mainit. Kali lang ng konti. O diba, maganda na yung ating gulay. At tatakpan po natin ito para madali pong maluto. Yan, saglit lang din po yan at masarap po kasi pong half cook lang. So yan po, habang naghihintay po tayo, kung sino po pong hindi pa nagsusubscribe, dyan, pa-subscribe na lang po. At don't forget to like, share po, and comment. At syempre po, don't forget to click the notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga videos na in-upload ko po. Maraming salamat pong muli sa inyong patuloy na pagsuporta at pag-abang at panonood sa lahat ng mga videos na na-upload ko po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Masarap po ito kung yung medyo crunchy pa. Yung pag kinakagat mo yung medyo matutunog-tunog ba, diba? Malinamnam. Kaya lang hindi pwede kasi si Lola magagalit pag matigas ang ating ulam. So, ayan. Kaya dapat natin lutuin mabuti, palambutin yung ating ulam. So, ayan. Maganda na yung ating gulay. Hindi lang maganda. Masarap din po yan. At syempre, maglalagay po tayo ng dito, pang konting cornstarch. Yan, konting pang palapot. So, yun lang po. Maraming salamat pong muli sa inyo lahat. Yan, okay na po yung ating gulay. Yan, kain na po tayo. Thank you for watching again. Bye. God bless you. Punusunod ko pong videos. God bless everyone.